Hi, ako nga pala si Joseph Lagman, a.k.a. Kayo Manggi. Welcome to my blog. Well, sa mga bago sa blog ko, I am interested in business. And at the same time, interesado rin ako sa development management. Paano ito? Well, I am interested in business implemented sa framework ng triple bottom line. Ano ba itong triple bottom line? We have profit, people, and planet. Bakit profit? Profit kasi this is the mere point na nagnegosyo tayo. And kaya tayo nagnegosyo para kumita ng profit. Pangalawa, bakit people? We should take care of our people, both inside our business and outside our business. Ito yung ating community. And planet, bakit planet? Hindi lang natin dapat isipin na kumita tayo sa pagninegosyo. At the same time, we should take care of the planet. Ang ating kalikasan, hindi tayo nakakasira ng kalikasan. Bagkus, nakakatulong pa tayo sa pag-improve ng kalikasan o ng environment. Well, sa vlog ko, ang makikita nyo at mapapanood lagi ay tungkol sa negosyo. Ang unang vlog ko nga, how to have your mindset bago ka magnegosyo. The title of my first vlog is how to identify business purpose, objectives, benefits, and fuel. Ang pinag-uusapan ko dito lagi ay ang pag-uumpisa ng negosyo mula sa pag-iisip hanggang sa implementasyon ng negosyo and how to sustain your business. Sa vlog ko ngayon, ang pag-uusapan natin, ang i-discuss ko at ang ipapaliwanag ko sa inyo ay mga benepisyo. Ano ba mga benepisyo na nakukuha sa pagninegosyo? I have 7. Meron akong 7 i-discuss ngayon para sa inyo. At ano itong mga ito? Ang unang-una, number 1, you can be your own boss. Ikaw ang boss. Ikaw ang CEO. Meaning na CEO, ikaw ang may-ari. And you don't have to report to no one but yourself. Unless magre-report ka sa SSS, magre-report ka sa mga financing agency, kumpan or government agency, kung paano mo napatakbo ang negosyo mo. But you will report only to yourself. Pangalawa, you're in control. You have the power to direct things kung paano itong gagawin and how it should be done. Dito mama-maximize mo ang kakayahan mo at galing mo sa negosyo. Ikaw ang magdi-develop ng sarili mong produkto. At ikaw din ang mag-iisip ng sarili mong interes. Kung paano mo ito i-implement at paano mo itibibigay sa merkado, ano ang serbisyong ibibigay mo sa merkado o sa mga pagsisilbihan mo sa pamamaraang alam mo. Well, ang pangatlo, may decision making ka rito. Between A and B, syempre, ang pipiliin mo, yung makakaganda sa negosyo mo. Pero meron downfall ito. What if mali ang napili mo? Nagkamali ka sa decision mo. Na mas maganda akala mo is A, pero ang maganda pala talaga ay B. Don't worry. Sa mga susunod kong vlog, I will be discussing the BCP. Business Continuity Plan. May mga disaster at calamity na dadating sa negosyo mo. And this disaster and calamity, these are inevitable. Meaning, mararamdaman mo o hindi mo maramdaman. Makikita mo o hindi mo makikita. Pero hindi mo mapipigilan. The BCP will make your business resilient. At kung sakali, dumating man ng mga pagsubok na ito, hindi maapektuhan man ang negosyo mo, hindi ganun kabigat o ganun kadrastic o magiging malaki ang apekto sa negosyo mo. Pang-apat, you can turn your dreams into reality. Mayroon kang skills o kakayahan. Mayroon kang passion. You like doing things your way. Mayroon kang interest sa mga bagay-bagay na gusto mo talagang gawin. Do you know that your skills, your passion, and your interest, you can turn them into income and change your current situation?
2, live the dream of your life. Ano ba yung dream of your life? Siguro, financial freedom. Pangalawa, comfortable life for your family. And security. Makukuha mo lang ito pagka yung skill mo, yung passion mo, at yung interest mo ay napagsama-sama mo at na-convert mo, it's either trabaho o negosyo. Ito yung na-discuss ko lengthy dun sa aking pangalawang vlog. Ang aking pangalawang vlog ay nag-discuss ng kung saan ka papasok na negosyo. How to identify your business niche o ano ang karapat-dapat at bagay na negosyo para sa'yo. Diniscuss ko ito sa pamamagitan ng value chain. Sa value chain na ito, mula sa pinag-umpisa ng produkto hanggang sa makarating sa final market o final consumer. Sa kada activity, mayroong subsector. At kada subsector sa value chain, mayroong activities. At kada activities, mayroong kang opportunity. It's either employment o magnegosyo. At matitingnan mo rito sa kada subsector kung saan papasok yung meron kang interest, meron kang skill, at meron kang passion. Ang panglima, helping others. Well, alam niyo ba na merong mga kumpanya o negosyo na nag-anibersaryo? 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, even 100 years. Nasustain nila ng mahabang-mahabang panahon ang kanilang pag-iimplementa ng kanilang negosyo. Paano ito? Well, ang ating mga customers, ang ating consumers, ang ating merkado, meron silang need. At kung ang negosyo mo na-provide ang kanilang pangangailangan, either sa serbisyong binibigay ng negosyo mo o sa produktong binibigay ng negosyo mo, nakatulong ka sa kanila. At kung sakali na na-satisfied sila dun sa binigay mong serbisyo o produkto, then that's the time na magiging sustainable ang negosyo mo. And it will run 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, even 100 years. Now, kung ikaw ay nag-iimplementa na, bago pa lang ang negosyo, o nag-iimplementa na ito ng mga 5 years or 10 years, maaari ka nang mag-give back sa community. Through what? Through your corporate social responsibility. Ito yung pinag-usapan natin kanina na triple bottom line, which is profit, people, and planet. Kakibat ito ang pagtulong sa komunidad. At ang ating pang-anim, flexible. Flexible life. Paano magiging flexible life? Paano magkakaroon ng flexible life? Ngayon, nowadays, nandito na tayo sa social media era. Ang pamilya, meron tatay, meron nanay. Ngayon, nagtutulungan na ang tatay at nanay para ma-provide ang financial need ng pamilya. Paano ito? Ang tatay nagtatrabaho sa opisina. Ang nanay naman naghahatid sa umaga ng kanyang anak. At pagdating niya sa bahay, ang gagawin niya, meron siyang skill. She can bake cake. At pwede niya itong ibenta sa social media. Magkakaroon ng flexible life kasi nagagampanan niya ng nanay o ng ilaw ng tahanan na to take care of her family at the same time earn profit o earn an income para tumulong sa kanyang husband sa financial needs ng pamilya. At ang pito, ang pinaka-importante benepisyo ay profit. Ito ang dahilan talaga kung bakit tayo nagnegosyo, profit. Ito yung unang-una dun sa triple bottom line, profit. This is the mere fact na nagnegosyo tayo. Para kanino ba itong profit na ito? Hindi sa pangsarili, hindi para sa pamilya. At the same time, makaka-give back ka pa sa community, at the same time, makakatulong ka pa sa kalikasan kung meron kang part ng iyong corporate social responsibility ay ang pagtulong sa komunidad at the same time sa kalikasan. Ngayon, na-discuss na natin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng negosyo. Now, na natapos na natin ito, I would like to leave you with a quote by Robert Kiyosaki.
Alam niyo ba na ang losers quit when they fail? Winners fail until they succeed. Now, don't forget to subscribe, like, and share, and click on the bell button para ma-notified kayo sa mga susunod kong vlog. Hanggang sa muli, maraming salamat!